Magandang araw sa inyo, no? Welcome back dito sa aking channel. So, for today's vlog, magluluto ako ng traditional Finnish food, which is yung Karelian Hotpot, kung tawagin nila, or Karelian Hotpot. Explain ko muna kung ano yung gagawin. At bago pa lang lahat, shoutout dyan sa magkapatid na Adrian and Arnel Tubungbanwa dyan sa Bulacan or sa Baliwag. At sa tropang SSPP. Anyway, balik tayo, no? So, Karelian Hotpot, kung tawagin dito. Or Karelian Hotpot. Ayon sa akin na bus or na research dito sa Google, Karela or Karelia, isa siyang part dati ng Finland, no? Before ng World War II, na naging part na siya halos ng Russia ngayon. Yung karning gagamitin natin is mixture ng pork and beef. Yan. Tara, simulan na natin. Simpleng-simple lang siya actually. Gawin yung Karelian Hotpot, no? Kailangan lang natin ng ito, heat resistance na container or lalagyan or lutuan. Pwede ilagay sa oven. Kasi bibake natin siya for many hours. Lagyan na natin yung pinaka-meat niya. Ganyan lang. Then, yung mga gulay, lalagyan na natin yung yan, bawang and sibuya. So, hindi siya yung mince or yung pino, kung tawagin. Then, lagay natin yung carrots. So, ganyan talaga siya. Malalaki yung hiwa. Tapos, lagyan natin ng asin. Then, ground pepper. So, ayan. Garlic powder. And yung pinaka-importanting spice niya is yung allspice. Tawag nila dito yung mousetep pipuri. Maamoy siya. Then, water. Sagyan natin ng kakaiba. Wala to sa traditional na recipe nila, pero ayan, lagyan lang natin ng mais. Para lang maiba. Then, lagyan natin lang konting patis. Baka kulangin yung asin kanina eh. Then, i-mix natin siya. Ayun, ganyan lang siyang kadali. Simpleng-simple. Lagay lang natin siya sa heat resistance na lutuan. Then, bibake natin siya for 2.5 hours under 175 degrees. So, ganun lang. Ganun kadali lang. And ayun, gaya na sabi ko, no, i-bake natin siya for 2.5 hours under 175 degrees. And habang hinihintay natin siya, gawa tayo ng parang carbohydrate side niya or yung kailangan, parang kanin sa atin. Pero dito, since nasa Finland tayo, gagawa tayo ng mashed potato, usually ganun. Magbabalot lang tayo ng patatas, then pakukuluan lang natin siya. Kasi kagaya ng dati, malambot na malambot. And ayun, habang hinihintay nating maluto, no, gagawa tayo ng parang source of carbohydrates nung dish na to. So, ayan, patatas. Gagawa tayo ng mashed potato. Madali lang naman siya, simple lang naman. Pero pagkatapos niya, kasi parang gusto kong gisa muna siya, katapos siyang makuluan. Tingnan natin kung mag-iiba lasa niya. And ayan, simulan na natin, no. Lagyan na tayo ng konting olive oil. Konti lang. Silagyan pa natin yung butter mamaya. Painitan lang natin yung kawali. And kung tingin nyo, mainit na yung kawali at mantika, lagyan natin yung sibuyas. So, sibuyas is pino or mince. Then, lagyan natin yung butter. And melt lang natin. At kung melted na yung butter, and tingin nyo, luto na yung sibuyas. So, I guess pwede na tayo maglagay ng yung boiled potato. So, durugin lang natin, ha. Timpla na natin siya. Lagyan natin mga pampalasa.
Lagay tayo ng gatas. Yan. Cream. Any type of cream, ah. All purpose cream, pwede na yan. Then, lagay natin ng paminta. Then, garlic powder. And syempre, pang balance ng lasa, pasil. Yan. Then, ayan, mix lang natin. Tingin nyo kulang kayo sa cream, sa gatas, lagay nyo lang, dagdagan nyo lang. Okay lang yan. So, kulang pa, lagay natin ng gatas. And yan, luto na. So, set aside muna natin yan, no, habang hinihintay nating maluto yung pinaka-meat niya or yung Karelian Tasty or Karelian Hotpot. So, ayan. Ganyan yung tsura niya, no? Ayan. So, this is Karelian Hotpot. So, tikman na natin siya. So, ayun, luto na. No? Titikman na natin yung, ano niya, yung ano lasa niya nung ginawa ako. This is, mga hindi nakakalam, no? Ulitin ko, Karelian Paste in Finnish. Karelian Hotpot, kung tuwagin. Tikman natin muna yung patatas. Nagkaroon ng additional flavor ng patatas, no? Yan kasi ng sibuyas. Yun, may konting tanis ng konti. Natin yung gulay, kung ano na yung tsura. Since 2 hours kaya itong nilagay sa oven. Sobrang lambot. So, habang nasa oven niya kanina, no, yung iba yung amoy niya na sobrang tapang ng amoy ng pepper, ng allspice kung tawagin. May kukumpare ko siya sa star anise. Ganun ang amoy niya. So, ito na yung, I guess this is pork. So, ayan. Tikman natin yung pork. Malasa siya, no? Again, nandun yung sipan parang sa kagaya ng star anise kung may kukumpare ko siya. Sarap naman! Nag-usually yung natitigman ko sa ano. Dati kasi sa pinagtatrabaho namin. Yan. Pati yung beef. As in, sobrang lambot. And nagkaroon ng konting flavor, konting tamis, gawa ng may siguro. So, pag-combine na natin itong naging beef yung beef na lang ko na ang mashed potato. Tingnan natin. So again, no, tapusin ko na yung video na to and kung gusto nyo gayaan, kayo bahala. So, typical Finnish food to. So, hanggang sa muli dito sa Nurse Chef. So, ciao!